Okay guys, nandito naman po tayo sa ating Bukirin sa Tagupaon. Kahit nasugatan tayo dito ay hindi tayo susuko sa anumang hamon ng buhay. At ito na po yung ating nasugat mga ka-Israel. Ito po yung damit na nasugatan at ito na yung ating nasugat. Ayan po, magaling na po siya. Kaya ito, patuloy na rin tayong magtrabaho. Ganyan po mga ka-Israel. Kahit ano pa ang nangyari sa atin ay huwag tayong susuko. Kaya laban na, magsimula na tayo sa pagtratrabaho. Guys, malawak pa po ang kalupaan sa ating bansa. Pero kapag tingnan natin, ang dami pa rin nakatiwangwang na lupa na hindi po nasaka. Kung titingnan natin ang datos ng ating pamahalaan, ay marami pa rin mga Pilipino ang nakaranas ng hirap. At hindi lang yun, matinding gutom ang kanilang naranasan. Pero bakit po nangyari sa atin ang mga ito? Siguro dahil sa kakulangan ng trabaho na mapapasukan o di kaya sadyang tamad lang o walang diskarte sa buhay. Yun lang ba talaga ang totoong dahilan kung bakit nangyari sa atin ito? Kasi masasabi natin na hindi talaga pantay-pantay ang buhay ng tao. Mayroong mayaman, mayroon ding mahirap. Ang iba ay may trabaho, ang iba wala. Ang iba na profesional, ang iba ay hindi nakapag-aral. Hindi po talaga pantay-pantay ang buhay ng tao. Pero kapag tingnan natin, marami pa pong mga lupa na hindi pa po nasaka sa ating bansa. At ang karamihan dito, kung nasa probinsya ka, may lupa ka talaga. Pero hindi po nasaka at napabayaan. Alam nyo, ang iba ay yung mga professional, yung may trabaho, araw-araw po silang pumupunta sa kanilang trabaho. Pero tayong mga magsasaka, nagawa ba natin yun? Araw-araw ba tayong pumupunta sa ating bukid para magtrabaho? Hindi siguro. Kaya karamihan sa ating mga lupa ay napabayaan. Kasi yun din ang nangyari sa akin. May lupa na po kasi kami. Pero hindi natin nasaka at napabayaan. Kaya ito po ako. Nagbabalik po ako dito sa lupa. At dito po natin pag-aralan
ang lahat. Kasi nakaranas po tayo ng matinding hirap sa buhay. Kapag dito po tayo sa bukid, hindi na po tayo kailangan ng bayudita. Kasi tayo ang boss eh. Tayo ang may-ari ng lupa. Pero bakit nakaranas tayo ng matinding hirap? Ano ang kulang? Ang kahirapan ay may sagot talaga. Kasi yung ating kahirapan, kapag hindi natin maisagot kung ano ang tamang sagot, ay hindi talaga natin malutasan ang ating kahirapan. Kailangan nating lutasin iyon. Magsasaka tayo, magsimula tayo dito sa ating bukirin. Isa na yan sa ating solusyon, magtanim tayo sa ating lupa. Huwag tayong huminto, magtanim at alagaan ang ating lupa. Samahan niyo po ako palagi dahil ang ating gusto, lahat ng mga Pilipino ay masolusyonan ang sarili nating gutom. Di ba masaya tayo kapag nangyari po lahat iyon? Dito po sa lupa, magsimula tayo. Okay mga ka-Israel, yung ating mga rambutan ay nalinisan na natin at yung ating mga niyog ay nilinis na rin natin para po dumami po yung bunga ng ating niyog. At ginaw na po ako, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye! Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Mga kababayan ko, ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa lupa, at sa bawat magsasakang Pilipino. Mabuhay po kayong lahat. Bye!